Hey, what's up? You wanna know kung bakit gamot ang munggo sa Rayuma o gout arthritis? Mga kaibigan, by watching this video, I'm gonna share to you kung bakit gamot ang munggo sa arthritis at hindi totoo na nadudulot ng Rayuma dahil libo-libo po mga pasyente po natin ang natulungan dito po sa programa po natin sa kanilang mga sakit na Rayuma o kahit gout arthritis dahil po sa pagsunod nila kung ano ang dapat baguhin, iwasan at ano ang tamang gawin sa munggo kung may Rayuma kang iniinda, mga kaibigan. Hi, welcome to Creative Doc. I am a Doctor of Ministry in Natural Healing, a holistic practitioner in alternative medicine for the past 6 years in experience and thousands of our patients healed naturally without taking a lot of synthetic drugs, medications, at nailigtas po natin sa expensive hospitalizations, treatment, at operasyon, at kahit yung ibang conventional method po. May mission po tayo, mga kaibigan, para po sa vlog na ito, to share to you the most effective way of natural healing, tips, knowledge, at alternative method sa ating pong mga sakit. So we can help our Filipino people by sharing the good news on the current health issues in the Philippines, and we are one of the public health advocate on natural healing. So huwag kalimutan mag-follow sa ating Facebook page at YouTube. Ang paniniwala ng mga kaibigan po nating Pilipino na bawal kumain ng munggo kapag may rayuma ka. Ang sagot dyan, kaibigan, ay hindi. Hindi talaga siya bawal. Kawawa nga po yung munggo dahil parati po siyang sinisisi. May kasabihan, "Dok, kumain ako ng munggo." And they automatically attribute na yung munggo daw ang sanhi ng pagsakit ng kasukasuhan. This is not true kahit ang gout pa ang rayuma na yan. Alam nyo, kaibigan, ang gout arthritis ay sanhi ng mataas na uric acid na maaaring makuha sa pagkain ng mataas na purine. Ngunit, hindi naman mataas sa purine ang munggo. Maaaring napagkamalan lang po natin, mga kaibigan, na ang munggo sanhi ng rayuma dahil karaniwan po itong isinasabay o inahalo sa pagkain ng beer, maliliit na isda o chicharon at nilalahukan pa ng karne at dinadagdagan pa ng iodized salt o mga seasoning na nakakasama sa ating kalusugan na mataas sa purine. Siguro yung munggo nyo, mga kaibigan, may dilis, maaalat, may chicharon, siguro nagkakaroon ng atake sa gout. Baka ganun po at hindi dahil sa munggo, mga kaibigan, baka may iba kang kinain o maling lifestyle kang nagawa. Baka lagi kang umiinom ng alak o naninigarilyo o di kaya na-dehydrate ka kaya umatake yung gout kasi kulang ka sa pag-inom ng tubig. Sa alternative medicine po, mga kaibigan, pinapayuhan po natin ang mga kapatid po natin na may rayuma na umiwas sa alcoholic drinks, red meat at mga maliliit na isda na nagdudulot ng arthritis, mga kaibigan. Usually, ang matataas talaga na purine content, unang-una dyan yung mga beer, alcoholic drinks, pinakataas ang beer, also yung mga hard drinks, meron din yung mga yan. Mas magandang iwasan ang mga beer, siguro baka wine na lang, much better, pero mas maganda din po talagang umiwas sa alcohol, mga kaibigan. Magandang iwasan ang mga red meat, yung mga shellfish, mga maliliit na isda. Kung pipili po tayo ng isdang kakainin, mas maganda po yung tuna compared po sa dilis. Yung fructose corn syrup po na nasa juice, desserts, yung usually na kinakugulat ng mga pasyente po na sinasabihan po natin na magandang umiwas sa mga ganitong pagkain or inumin dahil nakakataas din ng uric acid o high in purine. Tsaka, mga kaibigan, mainam pa rin na magbawas ng timbang dahil 80% ng uric acid ay galing sa katawan. Kapag mas mataba ang isang tao, mas mataas ang uric acid nito at makukuha naman ang 20% ng uric acid sa mga pagkain. Yung mga may gout arthritis lang naman ang pinapaiwas sa mga pagkain na mataas ang purine. May ibang klaseng rayuma po, mga kaibigan, na tinatawag na osteoarthritis. Ito ay dulot ng pagkasira ng cartilage kaya nakiskisan ang mga buto upang maiwasan ang osteoarthritis. Mainam na umiwas sa matataba at matatamis na pagkain. Kaya, kaibigan,
pwedeng kumain ng munggo dahil ito po ang gamot talaga. Ang mga sumusunod po ay ang mga benepisyo ng pagkain ng mga ng munggo, mga kaibigan. Mayaman po sa protina, vitamin A, C at E. Nagpapalakas din po ng resistensya at may taglay din po itong antioxidants at nagpapabata at nagpapaganda ng balat po natin at nagpapalakas din po ng immune system at nagpapababa din po ng tsansa na magkaroon ng diabetes. Of course, pangpatibay ng buto at mabuti na rin po ito sa mga taong may anemia. Mga kaibigan, napakarami pong benepisyong o mas sustansyang makukuha mula sa munggo. Kaya hindi totoong nakaka-arthritis po. Kaya dapat ang munggo, hindi dapat nilalahukan ng ibang pagkain na nakakasama. Gawin nyo lang itong natural na luto, pagluto na may sabaw at lagyan na ng iba't ibang gulay. Huwag nang gumamit ng seasoning, mga kaibigan. Gumamit na lang ng natural na asin. At if you have a machine na kayang gumawa ng munggo, mas maganda po yun, mga kaibigan. Itatama nyo na lang po ang pagluto ng munggo para di po kayo atakihin ng rayuma, mga kaibigan. Laging tandaan, mga kaibigan, health is not value till sickness come. Maraming salamat po. This is Creative Doc to Committed Health, Healing, and Recovery. Sumayin niyo po ang katotohanan. God bless.